isang grupo ng kalalakihan sa Montalban, Rizal, nang bugbog di umano at pumatay ng isang lalaki dahil sa utang. Ilang buwan silang tinitikan ng CIDG DSOU. Malapit na silang magbayad sa buhay na kanilang inutang. 2022, nang utang daw kay Milky Aliada ang isang kapwa construction worker ng 2,000 pesos. May binatilyo dyan ako sa farm. Pumasok lang isang linggo, nakasulido, tapos yung utang na 2,000 siguro, ulampas 2,000. Hindi binayaran. Ilang linggo lumipas, nagharap ang dalawa sa isang inuman at nang maningil si Milky, aba, bigla raw nagrambulan? Siyempre, andiyan yung binatilyo. Di, nag-usap na nag-usap sila. Yung kainuman niya, na si Bilonggo, sumambad kasi pinagalitan nga ng anak ko yung Juan binatilyo kasi hindi nagbayad ng utang. Sinabihan siya na tayo lang pre magmamuno. Siyempre, parang init ang ulo ng anak ko. Pinatulog siya. Iba na raw talaga ngayon. Ang umutang, siya pang mas matapang sa nagpautang. Na nagpambuno sila, nasugatan yun at barangayan sila doon. Ang kuwang barangay, habang gumagaling yung sugat, dito ang sugat yata eh. Yung anak ko ang magbayad. Hindi pala natapos sa barangay ang gulo. Dahil pagbalik sa farm ng biktima, muli siyang tinambangan ayon sa ama ng biktima na si Mang Hill. Yung taga-farm, hindi ko alam, wala namang atras yung anak ko sa kanila. Ba't pinagtulong-tulungan nila yung anak ko? Kinatok siya. Hindi man siya nagbukas, sinira yung mapinto. Sa harapan sa kusina, sinira yun. Pinagtulong-tulungan magpalo ng yung bat. Bisbulbat, saka dos-por-dos, tubo, balik-balik yung dito. Blunt force trauma o matinding bugbog sa katawan ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay ayon sa nakuha naming death certificate ng biktima. Hindi man bakas sa pinangyarihan ng krimen ng karumal-duman na ginawa kay Milky Aliada, ramdam pa rin ng kanyang mga magulang ang sakit ng pagkawala niya. Yung papa niya nung nangyari na yun, parang hindi mo siya makausap siya, siyempre. Sa lima niyang anak, yun po ang paborito niyang anak, si Milky. Kaya sabi ko sa kanya, wala na tayong magagawa eh. Hindi naman tayo ang may gusto eh. Grabe sir, masakit. Kasi kung maaari lang eh, mas maganda yung hindi mo siya kapiling kaysa kapiling na nangyayin gano'n na hindi mo maintindihan kung tanggap mo bang gano'n ang nangyari sa kanya. Matapos ang krimen, agad rumesponde ang Montalban Municipal Police Station. Agad kaming nagpunta sa lugar na pinangyarihan dahil ituturo nga po ng bata yung mga nang bugbog sa namatay. Gulo-gulo na po yung mga lugar. Ito po yung bahay ng biktima. Ito tong lugar po nito. Ito. Ayun nga, oh, nagkagulo-gulo rito, nagkabugbogan dito, kasakitan. Tinira yung pinto na yan para maka... Ayun, siyempre, away yan eh. Kagulo na sila, lasing yung biktima. Kapag naghahabulante, hanggang napunta doon sa lugar na yun doon. Doon na nung patuloy yung pangbubugbog sa biktima. Sa gawing ito, dito yung pang kasunod na nangyari na pangbubugbog. Tapos bugbugin, iniwan na lang, tapos yung may nakakita na, itinakbo na sa ospital yung tao, yung biktima. Pito ang kinukoy na suspect sa pagpatay kay Milky. Anim sa pitong mga suspect na dismiss ang kaso sa korte. Pero may isang nagtago at hindi umattend sa mga hearing. Kinilala siyang si Marvin Cabiroy. 2022, inilabas ang warrant of arrest laban sa kanya. Actually, listed as a top most wanted person ng Region 4A. Kaya't nito lang November 3, 2023, nagkasan ang isang operasyon ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Detection and Special Operations Unit of PNP CIDG DSOU. Dito. Isang lalaki, pinatay ng dahil sa paniningil ng utang. Ito ang biktima na si Milky Aliada. Makikita sa larawang ito kung gaano kalala ang bugbog na kanyang tinamo nang siya'y pagtulungan ng ilang kalalakihan sa kanilang barangay sa San Isidro, Montalban, Rizal. Ayon sa report ng kapulisan, nangyari ang krimen na ito sa isang inuman matapos na ang biktima ay singilin ang utang sa kanya ng kanyang kainuman ng magkainitan. Dito na nga nagkaroon ng bugbugan sa pagitan ng biktima at ng ilang kalalakihan. Pinalo sa iba't ibang parte ng katawan si Milky Aliada ng matitigas na bagay na naging resulta sa pagkamatay ng biktima. 6 sa 7 suspect ang na-dismiss ang kaso pero ang isa nakapagtago. Kinilala siyang si Marvin Cabiroy, 41 years old, ang suspect. Itinuturing na isa
sa top most wanted ng Calabarzon. Ang warrant ay noong 2022 pa yan. So, base dun sa research namin, may kasong murder yung ating accused. Actually, listed as top most wanted person ng Region 4A. Napag-alaman na ang suspect. Nagpalit pala ng pangalan sa social media. Kuya, di ka makalulusot! Medyo matagal-tagal yung research namin dyan eh. Nag-explore din kami sa social media. May nakita kaming account doon na siya naman yung mukha pero yung pangalan ay iba. Ay katulong kami dyan na na-develop na isang confidential informant. Siya yung ginamit namin para mapuntahan yung mga pinagtatrabahuan at saka yung resident mismo ng ating accused. Hanggang sa makatanggap ng tipan si IDJ DSOU na ang suspect, nagtatago sa isang farm sa Rizal. Ito ang ating target. Wala si Marvin Pagiroy. Meron siyang one of the murder. Nagtatago siya sa Tarban Rizal. Dito na nangirahan ang subject natin. May farm din dito. Tapos may mga manuman, babuyan. Dyan nagtatago yung sir. Kasama niya ang pamilya niya. Kasama niya ang anak niya. So, nung pumunta yung ating tropa doon sa kanyang pinagtatrabahuan, nag-antay yung tropa doon ng umaga hanggang pagpasok sana doon, pero hindi nakita. So, paglabas, inaabangan naman. So, yun pala, maaga siyang umuwi. So, ang ginawa ng tropa, kinabukasan, bumalik, pero doon sa bahay na minanmanan. Wala nang inaksaya pang oras ang mga operatiba. Ang plano, magpapanggap na mahihiramin lang na gamit ang operatiba. Hindi ka pwedeng sumadya. Pwede naman siguro, katokin yun. Kanyari mahihiramin lang ako na gamit. Nang makarating sa target area nito lang November 3, 2023, inikot na mga pulis ang lugar at hindi nga sila nagkamali. Huli ka, Marvin! Oras na para magbayad. Caught on cam si Kuya, sitting pretty sa duyan at pasway-sway pa. Marvin! Itinawag agad ito sa ibang team na nakaabang lang sa di kalayuan. Pero sa kalagitnaan ng pag-aresto, aba ang asawa, umeksena. Kasama siya doon sa set pa ani. Eh sabi ni attorney po, pag inalaw daw po siya, tawagan lang daw siya. Ang attorney nila. Hintay-hintay lang daw po si to kasi papunta to para daw po matawagan niya. Hindi kami maghintay. Hindi kami maghintay. Kayo maghintay doon sa amin sa krami. Nabasahan niya na yan? Umuwi ka muna. Marvin Kabiroy, ikaw recorded ng video ha. Rinig ka. Republic of the Philippines Regional Trial Court, 4th Judicial Region, Branch 75, San Mateo, Rizal. Criminal case number 29461-22. May kasong martyr. May date na September 28, 2023, San Mateo, Rizal. Ngayon, karapatan mo manahimik o magsawalang kibo. Ano man ang iyong sasabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman dito sa Pilipinas o korte. Ikaw ay may karapatan na kumuha ng sarili mong abogado na iyong napili. Unawa mo iyong karapatan. Agad na dinala ang suspect sa opisina ng CIDG DSOU. Dito, nakausap siya ng resibo. Mariin niyang itinanggi ang paratang at wala raw siyang alam sa nangyari. Wala po talaga akong alam dyan, sir, sa pangyayari na yun, sir. Yung una po talaga, sir, na pangyayari, ganito po yun. Natulog po ako, gising lang po, sir. Ngayon, nagkakagulo po sila. Pinagsusuntok ni yun, sir, sa katawan, saka dito sa batok. Nung time na yun, dinala sa barangay, ibinalik naman po dito sa Farmville, yung biktima. Hindi, naulit na yung kaguluhan, sir. Lumalakad naman po, sir. Itong umabol na may dalang gaspordos, pinalo niya dito sa tigiliran, sinundot niya, tapos pinalo niya sa batok. May nagsabi doon kasi na witnesses na parang isa ka doon sa bugbog? Hindi po, sir. Wala talaga ako. Hindi ako nagbugbog, sir. Eh, huli na lang po nalaman ko na kasali po pala ako sa kung na yun. Sa pangyayari na yon. Kinasukan ng murder ang suspect na si Marvin Kabiroy at kasalukuyang nakakulong sa custodial facility ng CIDG DSOU. Mensahe naman ng mga pulis. Sa mag-aaway,
magpasensyaan na lang kayo, lalo na kayo ay magkakapitbahay. Sa ating mga taong bayan, kung may alam kayo may warrant of arrest para matulungan namin kayo, huwag kayong magatubiling pumunta dito sa Detection and Special Operations Unit ng CIDG para at least matulungan namin kayo sa pag-commit ng justisya.